time back. This is Tom Bruzas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, ala binawok ni Rabia Mateo. Kasado na nga ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But bago po yan guys, gusto ko po munang kamustahin kayong lahat na sana lahat kayo ay okay sa araw na ito. At syempre sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat ng mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta araw-araw, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Guys, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat na nag-subscribe na sa Chika ni Mama Sam. Dahil ngayon, meron na po tayong 252 subscribers. Yay! Napakabilis. Thank you po sa inyong lahat sa support na binibigay ninyo. Nakapag-upload na rin po ako doon. Sana mapanood ninyo. And then, sa mga hindi pa po nakakasubscribe, iniimbitahan ko po kayo na sana makabisita kayo Chika ni Mama Sam. Ang link po niya makikita nyo po sa description natin dyan sa baba. Kaya sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, tara na, bumisita na at mag-subscribe na. So yon, so guys, this coming Sunday, iniimbitahan ko uli kayo sa isang live chat dito sa ating YouTube channel kung saan makakasama ko. Maganda na, malakas pa, si RJ Ignacio. Yes, si RJ Ignacio naman ang magiging guest ko this coming Sunday. Nako, excited ako dyan. Kaya guys, tara, tumuto kayo 8 o'clock p.m. sa Sunday na darating. Nako, bongga at pasabog ang magiging chikahan namin dyan. So, ito na nga, pinag-uusapan ng madami. So, maraming panotis, maraming tanong. Gusto ko to. Kaya guys, simulan na. Para sa unang question, sabi niya, Mama Sam, meron po bang audience o wala ang Miss Grand International Coronation Night? Saan po ba gagawin to? At kailan? So, yon. Una sa lahat, dun muna tayo kung may audience ba o wala. Meron po. Kaya lang po, 300 people lang po ang ina-allow nila para sa coronation night ng Miss Grand International. 300 person lang po ang makakapasok sa loob ng venue. Kung saan naman po, Easy Hall Mall dito sa Bangkok, Thailand. At kung kailan to, sa March 27. Kaya guys, sa mga nag-aabang o gustong manood, mag-book na po kayo ng ticket ninyo dahil available na po sa kanila. Magpa-reserve na po kayo. Ang halaga po ng ticket ay 3,500 po. So yon. And then, doon naman sa nagtatanong kung mapapanood ba namin to. Of course, mapapanood po ninyo ang Miss Grand International. Syempre sa Facebook account, dito sa YouTube. So yon. Kaya antabayan na lang po ninyo ang mga ilang pang updates. So, next question. Para sa ikalawang question, John, sabi niya, Mama Sam, kamusta po si Samantha Bernardo dyan sa Bangkok? Ano po ba ang mga ganap? Okay guys, una sa lahat, si Samantha Bernardo ay nasa quarantine po facility nila ngayon. Nasa hotel. Kung saan doon po ay nagka-quarantine sila hanggang March 14. So yon, medyo matagal-tagal to. Pero, okay naman si Samantha. She's happy naman, nakakapag-rest naman siya. At marami naman siyang ginagawa din sa loob ng room niya. Katulad nga po na nag-training po siya. Marami pa siyang hinahanda para sa mga gagamitin niya para sa competition ng Miss Grand International. Awal pa talaga ang mga vlogger o kung sino man mga media na pumasok dito sa Miss Grand International. Hindi pa po kami ina-allowed. Hindi pa po ina-allowed ang lahat. Dahil po nasa quarantine stage po ang lahat ng candidates. So hihintayin lang po natin yung darating na kung kailan sila ilalabas sa press conference ng Miss Grand International na magaganap nga po ito this coming 15. Kaya nga dapat may interview di ba kay Miss Samantha yesterday. Kaya lang hinarang po ng Miss Grand International kasi hindi nga po allowed magpa-interview pa ang mga kandidata. Maliban na lang po talaga sa kanila lang. So yon, ayun yung gusto nilang mangyari na exclusive na muna nila sa kanila yung mga kandidata. Dahil syempre iniingatan din kung ano pa yung mga, yung kumbaga parang protocol po. Protocol para sa mga kandidata. So yon. Syempre manami pang mga hindi po pwedeng pag-usapan, hindi pwedeng ilabas, hindi pwedeng... Kasi syempre kapag naglabas na ang isang kandidata sa social media, parang pinopromote niya na rin yung sarili niya, diba? So magiging unfair naman doon sa ibang kandidata. Kaya guys, try to understand kung bakit hindi namin nakausap kahapon si Samantha Bernardo. But
nakausap naman namin, very private nga lang. So yun, so sa amin-amin na lang yun kung ano man yun na pag-usapan namin, diba? Para sa susunod na question, sabi niya, Mama Sam, tingin mo ba malakas ang laban ni Samantha Bernardo o kaya na nang makuha ng Pilipinas ang corona ng Miss Grand International? So, ako naman, nung nakikita ko, yes, malakas yung laban kasi interesado ang mga Thai press sa kanya, kumbaga parang apple of the eye. Pero, nandoon pa rin tayo sa kailangan gawin talaga ang lahat ni Samantha Bernardo para sa competition ng Miss Grand International. Saka guys, sana maging ano tayo, yung tingin natin sa Miss Grand, equal lang. Alalahanin natin, hindi lang naman si Samantha Bernardo ang candidates dito. So hindi natin alam kung ano ba ang hinanda ng ibang kandidata laban sa Pilipinas, di ba? So yon. So yes, si Miss Philippines meron siyang sariling ano, sariling strategy, may gagawin siyang mga pasabog, but syempre tingnan natin din kung enough ba laban sa ibang kandidata na lumaban pagdating sa kumembot. Hindi lang yon yung mga guys, lagi niyong tandaan, ang isang kandidata ay hindi lang ang basihan nito ay kung paano siya maglakad, kung paano siya umaura, paano siya magdala ng gown. Guys, tinitignan din talaga kung ang kandidata bang to ay queen ba talaga, dapat ba talaga maging queen. Ito ba ay marunong makihalubilo sa lahat ng tao? Ito ba ay may sense of humor na kausap? Ito ba ay may substance bang kausap? Ito ba ay mabait ba talaga? At ma-humble, di ba? So, napaka-importante sa lahat ng kandidata yung character na meron sila. Kasi yun din tinitignan, guys, ng organization. Kung ang character na to ay pwede ba para sa amin, di ba? Tinitignan yan, guys, kung paano makihalubilo ang isang kandidata sa kapwa niyang kandidata o sa ibang taong nakakasalumuhan niya. Napaka-importante nun, guys. Ako, masasabi ko, si Samantha, malakas yung laban. Totoo. Pwede niya o kaya niyang makuha ang corona. Pero syempre, kailangan pa rin talagang gawin ang best niya. At talagang maging authentic lang yung ipapakita niya. Kasi lahat ng galawan dito ay ino-obserbahan. Hindi lang yan yung para titignan ka dahil magaling ka maglakad, pwede ka nang manalo. Or maganda ka, pwede ka nang manalo. No. It's about cool character ng isang babae. Ito ba ay kadapat-dapat o hindi? So ngayon kung tatanungin niyo ako kung may laban ba si Samantha, yes, may laban. Kung mananalo, tingnan natin kasi hindi lang naman siya yung kandidata, madami po sila. So ang dapat natin gawin, ipag-pray si Samantha Bernardo para at least pagdating sa competition, makuha niya ang corona na inaasam natin, di ba? So yon. So next question, sabi niya, Mama Sam, ano namang reaction mo na nakapasok si Rabia Mattel sa top 10 best dress para sa Fashion Weeks? Ako, para sa akin, syempre, I'm so happy for Rabia kasi isa yun sa mga nagiging batikos sa kanya yung kanyang styling. Pero dito pinatunayan din ni Rabia Mateo na hindi naman problema ang styling niya. Kumbaga, umaangat pa nga sa ibang kandidata, di ba? So guys, siguro ang nakikita ko na lang dito, dapat pagkatiwalaan talaga natin yung organization kasi alam naman nila kung ano yung dapat nilang gawin. Saka guys, kahit pasabihin natin ayaw natin to, ayaw natin yan, wala tayong magagawa dahil sila pa rin po ang masusunod. Audience lang po tayo nila at hindi po tayo part ng organization at hindi rin po tayo ang magiging judges. Kaya kahit anong husga mo dyan, kahit ano pang gawin mo, sabihin mo, wala rin po talaga tayong magagawa dahil at the end of the day, kung ano ang desisyon ng organization, yun ang masusunod. At si Rabia po, lalaban po sa Miss Universe International Stage, kung ano ang husga po sa kanya ng mga judges, yun po ang magiging resulta sa competition na to. So sa ngayon, talaga nakikita naman natin, tinatrabaho na nila ng husto at pagkatiwalaan na natin ang organization na meron tayo ngayon. Diba? So yun! So next question, sabi niya, Mama Sam, ano namang masasabi mo sa sinabi ni Pia words back na malakas ang laban ni Rabia Mateo sa darating na competition? Syempre nakakatuwa mula kay Pia na alam naman natin na she is a Miss Universe. Wala kong alam niya kung ano ang merong kalidad at dapat ang isang babae dito sa Miss Universe. Pero from the mouth of Bia na sinabi niya ang hinahanap ng isang Miss Universe ay nakikita niya lahat dito kay Miss Rabia Mateo, is enough na para pagkatiwalaan ko yung sinabi niyang yon na si Rabia Mateo ay malakas ang laban nga dito sa Miss Universe dahil nakikita niya na ang lahat ng hinahanap sa isang Miss Universe ay nasa kay Rabia Mateo. So ako,
Sa totoo lang, ako sabi ko nga sa inyo, nakausap ko si Rabia, nakakwentuhan ko to si Rabia. She's a very humble pagdating sa kung paano siya makisalumuha sa ibang tao. Kahit alam niya na Miss Universe Philippines siya, hindi niya nilalagay yun sa ulo niya. Kahit nga binabatikos na siya ng maraming tao, ang masasabi ko lang talaga na sana yung ibang tao na hindi nakikita yung galing ni Rabia Mateo ay sana ma-appreciate nyo rin yung hirap ng tao dahil itong pinagdadaanan niya, itong competition na to ay hindi biro kay Rabia Mateo. Ang kailangan niya ay suporta mula sa atin. Kung ibang ang taga-ibang bansa ay sumusuporta kay Rabia Mateo, bakit tayo hindi natin magawa, di ba? Na tayo mismo ay nasa Pilipinas, hindi naman tayo mga taga-China guys, di ba? So yon, kung ayaw natin yung ginagawa ni Rabia Mateo, di manahimik na lang tayo dahil hindi rin naman nakakatulong kung ano yung mga opinion na sinasabi natin regarding kay Rabia. Kumbaga parang siguro let's see na lang in the finals, di ba? So yon, so mula kay Pia words back nang galing yung word na yon, lalo akong naniwala na kaya talaga ni Rabia Mateo manalo sa competition. So yon, Mateo. Mama Sam, ano namang masasabi mo sa halabira walk ni Rabia Mateo? Ay bongga. So yon, nakikita ko na yung progress doon. So kung paano nila ginagawa. May nag-comment nga sa akin kahapon na sabi niya puro daw bilbil si Rabia Mateo. Alam nyo guys, isa lang masasabi ko, lahat nakikita ninyo, no? Bakit hindi kaya kayo pumunta doon sa Miss Universe organization at kayo ang mag-training kay Rabia Mateo? Total, ang gagaling naman din ninyo. Diba? So yon, so ako, para sa akin, yung halabira walk na to na binubuo nila, ang nakikita ko, nakasado, bongga, panalo. Kumbaga, napaka-perfect. Ang galing ni Rabia, lalo na yung facial expression niya, nakikita mo na talagang lumulutang talaga ang ganda na merong tong batang to. Ay, wow, bongga. Hindi ko na lang naiintindihan yung mga ibang tao at hindi nila na-appreciate ang meron na kandidata sila. So siguro, maaaring mas maganda sila kay Rabia Mateo o mas marunong sila maglakad kesa kay Rabia Mateo. Kaya ang suggestion ko talaga sa inyo, go to the Miss Universe organization at mag-training kayo doon nang mapakinabangan naman natin kung ano yung mga pinagsasabi ninyo, di ba? Kasi wala naman na itutulong eh. Kumbaga parang wala ka nang naitulong, wala ka nang nagawa na maganda. So, puro batikos pa. So, yon. So, ako open naman ako doon sa mga nagsasabi. Kaya lang minsan, below the belt kasi minsan. Katulad niyan, yung mga below the belt dyan, walang puwang yan sa akin, guys. Kaya sana, pag nagko-comment kayo, be polite. Hindi yung parang kung ano lang yung gusto ninyo. Okay lang naman ilabas ninyo kung ano yung gusto ninyo, yung mga suggestion ninyo dyan. Kaya lang, yung iba kasi hindi na suggestion yung panlalait na. Laitin mo muna yung sarili mo bago ka manlait ng Miss Universe candidate. Diyos ko, di ka na nahiya, di ba? Parang yun lang yun. So, yun. So, ako, ang nakikita ko sa halabira ni Rabia Mateo, mukhang magiging halabira ang mga basher niya. So, mukhang tutunga nga ng bonggang-bongga sa kanya, mapapanganga pa. So, yun. Nakakaloka. So, yun. Bongga. Bongga yung halabira ni Rabia Mateo na binubuo nila. Very polished yung pag-walk. At talaga nakikita mo, nagiging pulido na yung pag-walk niya. Nakikita mo na talagang this is it. Abangan natin yung progress nito, di ba? Saka yung facial expression, ang ganda, no? Talagang winner, winner na winner si Rabia Mateo. Ay nako, so guys, excited ba kayo? Kasi ako excited na ako. Kayo ba, ano ba ang comment ninyo sa halabira walk ni Rabia Mateo? Ano ba ang masasabi ninyo at nakikita ninyo sa ginagawa ngayon ni Rabia Mateo? Paghahanda dito sa Miss Universe. Excited ka rin ba? Please comment below para at least naman malaman ko naman din kung ano naman ang nasa isip mo. Basta guys, pag nagko-comment kayo, wag naman masyadong kalam ninyo ang perfect ninyo kung magkapag-comment kayo. Guys, yes, naiintindihan ko ang gusto ninyo ilabas din kung ano yung mga nasa sa loobin ninyo. But guys, not to the parang wala ng respeto. Kasi respetuhin natin ang ating pambato ng Miss Universe tulad ng pagrespeto natin sa ating mga kapatid, sa ating mga nanay dahil si Rabia ay isang babae. So, dapat ganon. Matuto tayo makipagkapwa tayo. Ay nako, nakakaloka. So, ano lang, okay lang naman mag-comment but not to the point na babadword ka na ng bonggang-bongga. Hindi maganda yan, guys. Yun!
So guys, maraming salamat po sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, iniimbitahan ko kayo, please don't forget to click like and subscribe my channel. And of course guys, hindi matatapos ang araw natin na walang pa-shoutout. Kaya, shoutout time! Para sa mga ilan natin kaibigan na lagi nakatutok dito sa atin, shoutout kay Jay Manalo. Hello Jay! Maraming salamat Jay sa pagtulong mo sa akin sa pagiging admin dito sa aking Facebook account ng FB Crown Pageant News. So yon, maraming salamat sa you dear, mahal. So gusto ko rin magpasalamat kay Ray Anthony Mesa na lagi nakatutok dito sa atin, kay Noel Cruz, kay Edwin Daguman TV Channel, meron po siyang music channel, sana po makabisita po kayo sa kanyang channel guys, supportahan natin to, Edwin Daguman TV. And of course, nandito rin si Kusina ni Casper Troy, maraming salamat guys. Nako, ang galing magluto nito ni Kusina Casper Troy, sana po makabisita po kayo sa channel niya, kagabi nanood ako, nalibang naman ako, promise. So yun, puntahan ninyo, supportahan natin yung mga kaibigan natin na may channel, diba? So yun, Kusina ni Bing PH. So, hindi ko alam kung si Kusina ni Bing PH mayroon ba siyang vlog. Sana meron, paki-announce po sa akin ng ma-promote naman natin. At of course, kay Pretty Boy, na lagi din nakatutok dito sa atin. Kay Ronald Cuevas, na lagi din nakasuporta yan sa akin. Maraming salamat, Ronald Cuevas. Andiyan din si Joal. Hi, Joal, na laging nakatutok sa atin. Si Narsville Channel, Joel Machado. And of course, kay Siam White. Hello Siam, maraming salamat sa iyo. Gusto ko rin magpasalamat kay Oliver Legaspi, George Lique, Dolphin JR. Si Dolphin JR, gusto niya rin po i-shout out ko ang Tech Mahidra, Eastwood Libis. Hello po sa inyo, sa lahat na nagtatrabaho dyan sa Eastwood Libis. And of course, kay Charlie Catesio na medyo matagal-tagal nagpapa-shoutout sa atin, nakakalimutan natin. Maraming salamat sa iyo, Charlie Catesio, sa pagtutok mo dito sa channel ko. Sa inyong lahat, maraming salamat. And of course, sa aking best friend na si Rona LB, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Gem na lagi din nakatutok dito sa atin. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow! Mm-hmm.